Hello! Welcome po sa Masarap Channel! Nandito po ngayon sa may Karyedo. Malapit po ito sa LRT Karyedo Station. At dahil nagugutom po ako, naghahanap po ako ng pwede kong makain. So, sakto naman po, nakita ko po ito sa may gilid o tapat ng Isitan Karyedo. So ito po yung hotdog overload ni Kuya. So iba-iba po ang presyo niya. Pwede po kayong bumili ng hotdog lang, pwedeng hotdog na hotdog sandwich lang, walang mga cheese, walang mga gulay. Tsaka syempre, pwede rin naman yung hotdog with cheese o pwede naman yung hotdog overload. So iba-iba po yung presyo niya, depende po dun sa gusto nyo. So kung yung kulay red po na overload po, 35 pesos po yung pag yung kulay brown o yung parang chicken hotdog po yata, ayan, 40 pesos po siya. So madali nyo lang po makita si Kuya kung galing po kayo ng LRT Karyedo Station po, nasa may kanan na side lang siya, nasa bandang tapat po siya ng Isitan Karyedo, nasa kanto lang po siya. Kung papunta po kayo ng Quiapo Church, kung magsisimba po kayo sa Nazareno, yun nga po, from LRT Karyedo, nasa kanan lang po siya. Madali nyo po siya makikita kasi isa po siya sa mga pinipilahan doon na nagtitinda po ng ano eh, ng hotdog eh. So, tiyaga-tiyaga lang po ng kaunti. Pero more or less po, mag-aantay lang po kayo ng mga 5 minutes po, lalo kung 5 to 10 minutes po, depende po kung may luto na po na hotdog o available na po yung hotdog. Pero yung paggagawa naman po ng sandwich, yung paglalagay po ng gulay, paglalagay ng cheese, madali lang naman po yan. Di naman po kayo mag-aantay ng mga 15 minutes. Pero usually po, may pila pa rin po. So, tiyaga-tiyaga lang po. Pero ano naman po eh, sulit naman pag-aantay nyo. At for sure, mabubusog naman po kayo at masasatisfy naman po kahit papano yung craving show kung naghahanap po kayo ng ganitong pagkain. Sana mas marami pa po ako maipakita sa inyo ng mga masasarap na restaurant o kainan, yung mga underrated, tsaka yung mga hole in the wall na kainan, tsaka po yung mga nagba-viral at nagte-trending nating pagkain. Kaya po sana tulungan nyo naman po akong umunlad ng aking YouTube channel sa pamamagitan po ng pagla-like po ng mga videos ko, panonood po ng mga videos ko, pag-share po ng aking YouTube channel at pag-subscribe po sa aking YouTube channel, Masarap Channel. Naway mas marami pa po ako mapunta ng masasarap na kainan o restaurant at matikman ng mga masasarap na pagkain o yung mga nagba-viral o nagte-trending na street food natin. Kaya sana tulungan nyo naman po akong lumago at umunlad ang aking YouTube channel para mas marami pa po akong ma-feature na content sa inyo. At yun nga lang po, pagpasensya nyo na minsan yung mga iba pong pagkain po talaga ay hindi ko po talaga afford dahil hindi naman po ako mayaman. At yung iba naman po ay hindi ko madayo o hindi ko mapuntahan dahil wala naman po akong kotse at wala rin naman po akong motor. Nagko-commute lang po ako. So, kung ano po yung abot ng aking budget at kung ano lang po yung kaya kong puntahan o yung alam ko pong dayuhin para mag-commute, yun po yung maiko-content ko sa aking channel. Regarding naman po sa honest review o negative feedback, in case po hindi tayo satisfied sa ating kinain o sa serbisyong ibinigay sa atin, pwede naman po natin direktang kausapin yung owner at sabihin sa kanila yung mga dissatisfaction natin. Hindi na po siguro natin kailangan mag-resort pa sa pagrarant sa social media, pamamahiya sa social media, kasi po meron naman pong mas tamang paraan, meron naman pong mas edukadong paraan, at meron naman pong mas makataong paraan para iparating po natin yung mga hindi po natin nagustuhan sa kanilang serbisyo o kanilang pagkain. Hindi na po natin kailangan kutsain sila at ipahiya pa sa social media. Hindi po kasi sagot sa isang problema, yung isa pang problema, yung ipapahiya mo pa yung negosyante, ipapahiya mo pa yung negosyo nila. Hindi nyo po ba naiisip na kapag nagsara yung negosyo nila, maaring magutom yung pamilyang pinapakain niya, maaring hindi makapag-aral yung anak niya,
Meron din po siyang empleyado na pinapasahod na mawawalan din ng trabaho, mawawalan din ng kikitain sa araw-araw. Dapat babalansihin po natin lahat. At maging maingat po tayo sa mga ginagamit nating salita at kung paano po natin ito dinideliver. Ika nga, it's not what you say, but how you say it. Wala naman pong masama sa pagiging honest. Pero minsan sa buhay natin, mas mainam na maging mabuti ka at mabait. Ika nga, being kind is more important than being right. Sabi nga always be kind. Libre lang naman po maging mabuti at mabait sa kapwa. Tsaka po, huwag po tayong maging ingrato. Magpasalamat po tayo at irespeto po natin yung pagkain na nakahain sa ating harapan. Tsaka, i-manage naman po natin yung expectations natin versus dun sa halaga o presyo ng binili natin. Huwag naman po tayong self-entitled. Yun lang po. God bless po. Ingat.